I desperately hope that Matt's case is the last we ever have to hold a hearing for in these halls. Unfortunately, since the time of Acho's death in 2017, napakarami na pong namatay muli dahil sa hazing. Parang antitigas ng ulo ng mga organisasyon na ito na bawal po ang hazing period. Bawal ang hazing period. And napakatindi ng parusa dito sa mga karumaldumal na krimen na ito. I think what we need to do, Mr. Chairman, is also ask media, ask our partners in government to make sure that all these organizations know the extent of the punishment waiting for them pag ginawa po nila muli itong hazing sa kanilang mga organizations. At the same time, sa ating mga kababayan na nakikinig, lalo na sa mga bata na gustong sumali dito sa mga fraternities at sororities at itong mga organisasyon na may hazing or initiation, know your rights. Dapat alam nyo po ang inyong karapatan. Pag nagpalabas po ng paddle yan, sabihin nyo kaagad, bawal yan. Huwag kayo pumayag. Napaluin kayo. Huwag po kayo pumayag na magpabugbog kayo. Huwag kayo pumayag na gawin kayong parang punching bag. Now under our law, it is not only physical, Mr. President, Mr. Chairman, it is mental anguish. So kung papahiyahin kayo, papahubarin kayo, papatakbo kayo nakahubad sa dalawang kanto dun sa barangay ninyo, bawal po yan sa ating batas. They have to know their rights, Mr. Chairman. That's why I'm thanking you for having this hearing. Because if we don't have these hearings, hindi po malalaman ng taong bayan. Pag hindi po nakalabas to sa news at talaga kinover up lang ito at walang nag-uusap tungkol dito sa problemang ito, marami po mga kabataan ay matatamaan, mamamatay, sakitan, no? Masaktan po. Maraming bata na masaktan dito sa mga hazing na ito. Imagine, pati mga resource persons natin dito, inaalagaan natin mabuti ang ating mga anak, di ba po? Sabi nga ng isang kasamahan ko, si Senator Joel Villanueva, sa kanyang privilege speech, ayaw nga natin ipadapong lamok, baka biglang magka-dengue yung ating mga anak. Pati pagdapo ng lamok, talagang iingatan natin. Tapos pagpasok sa mga eskwelahan, naakala po natin ay safe zones para sa mga bata, doon pa sila nabubugbog, doon pa sila namamatay. Parang tayo lang yata ang bansa na nagkakaroon ng ganitong phenomenon. Wala po akong nababasa. Sa ibang bansa, when I go international news on the issues of hazing, that is as prevalent as it is in the Philippines. Kung meron nga mass shooting sa Estados Unidos sa kanilang mga eskwelahan, dito sa atin, hazing deaths naman. Nakakahiya. Dapat matigil na po ang practice na ito. And I'm appealing to all members of the PNP, all members of the DOJ, and all the other enforcement agencies that whenever such acts happen, let us show them that the full arm of the law will run after them. They can hide, but eventually they will be caught. They can run, but they can't hide. If they hide, hahabulin pa rin sila at huhulihin pa rin sila. So, yan lamang po, Mr. Chairman. Again, in closing, we have to ensure that we lose no more lives to hazing and leave no more families grappling with these devastating losses. Thank you again, Mr. Chairman, and I look forward to discussion. Maraming salamat. Thank you, Mr. Senate President. I'd like to acknowledge the arrival of Senator Jingo Estrada, but Senator Ronald Beto de la Rosa would like to make a statement, or would you like to proceed to your questioning? Yes, Mr. Chair. Please proceed. Yes, thank you, Mr. Chair. Thank you, Senate President. Alam nyo kung gaano ka-importante itong hearing na ito. No less than our Senate President. Napaka-busy niyan, pero nag-attend siya dito sa hearing na ito dahil ayaw niya na madagdagan pa ng isang buhay, very precious life ng ating kabataan na mawala. So dapat ganun rin tayo, lalong-lalo na yung mga school administrations, ganun tayo ka-seryoso para mapigilan natin ito. So on that note, Mr. Chair, I just would like to air my observation. Yung mga declaration ni
Attorney Navalasca during the last hearing ay tila nauulit na naman ngayon the same sinasabi nitong representative ng University of Visayas, si Attorney University of Cebu, si Attorney na hindi daw nila nire-recognize ang fraternity sa kanilang eskwelahan, binabawal nila, pinoprohibit nila ang fraternity sa eskwelahan, and yet may namamatay pa rin. And that is a very weak alibi as far as shying away from evading responsibility, responsibility and liability pagdating dito sa ating Anti-Hazing Act of 2018, Mr. President. So, ngayon, Mr. President, siguro mas maganda klaruhin talaga natin alam nila na mayroong fraternity sa eskwelahan nila. Pero hugas kamay sila dahil hindi namin yan na-recognize. Hindi namin yan inaalaw, binabawal namin yan. And yet, wala silang ginagawa. So, is that ignorance of the law, Mr. President? Or total disregard of the law? Dito sa ating Anti-Hazing Act na nagsasabi na kailangan ang eskwelahan ay parehistro ninyo ang lahat ng mga fraternity na nag-i-exist sa iyong eskwelahan. Whether or not, tinutolerate ninyo yung fraternity niyan o hindi. Kailangan, kasi nakalagay dito sa batas. I-rehistro nyo yan at pag magkakaroon ng mga rights, initiation rights, ay magpaalam sila sa inyo. Pero kayong mga eskwelahan, tila ata ay hindi nyo ino-observe itong provision ng batas na ito. Kaya tama lang yung sabi ni Senator Tulpo na nakalagay na ito sa batas pero walang penal provision. Hindi natatakot ang mga eskwelahan na ibaliwala itong provision na ito dahil wala man sila pananagutan. Hindi man sila makukulong. So siguro, Mr. Chair, dito ako magkukonsentrate ngayon sa magiging penalty ng eskwelahan na nagpapabaya dahil nga, sabi nga ng doctrine ng locus parente na kung ano yung responsibilidad ng mga parents sa kanya mga anak, yun din ang responsibilidad ng mga eskwelahan doon sa mga estudyante na nandun sa kanilang pangangalaga. Hindi po pwedeng tanggap lang kayo ng tanggap dyan ng tuition sa mga estudyante at pabayaan ninyo mga matay yung mga estudyante ninyo. Dahil wala man kami, lusot man kami dyan. Dahil it is a university policy that we do not allow fraternity. We prohibit hazing. But alam namin na may hazing, mayroong fraternity nag-exist sa eskwela namin. Pero bulag, pipi at bingi lang kami. Hindi namin kinalaman dahil wala man kami pananagutan. So itong batas na ito ay hindi nila sinusunod. So dapat i-aminda natin ito, Mr. President, at bigyan natin ang pangil ng batas na ito. Dahil hindi magandang may mamamatay na naman. Sana, Mr. President, wala nang mamatay na bata.